ang nawala na sa ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat ha was about 89 billion. Of that 89 billion 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. What? Ang Maharlika Fund basta to ang 250 billion. What? Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private oh na yan. Oh my God. Sa preskon ni dating Presidente Duterte, ibinunyag nito ang talamak na korupsyon di umano sa ahensya ng PhilHealth, SSS at GSIS. Ayon dito, bilyon-bilyong pondo ng SSS, GSIS at PhilHealth ang ginamit sa ayuda. Ang pondo di umano ng PhilHealth dati ay 89 bilyon, pero ngayon di umano ang natitira na lamang ay 29 bilyon malamang, maging sa SSS ay 62 bilyon piso, at GSIS 62 billion. Sinabi ni dating Presidente Duterte na di dapat ito pinakikialaman kasi pribado ang ahensyang ito at ito ay pag-aari ng mga miyembro. Anunda ang mangyayari ngayon? Magkakaproblema daw ito. Sa benepisyo ng mga miyembro, para higit nating maunawaan, pakinggan natin si dating Presidente Duterte. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Oh my God! Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, kategory yung rates mo. Kung ibang iyo, dibididlo ba talaga na full o paglabas mo wala ka ng bayaran? Yun ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagpapa-opera ka. Ang nawala na sa... Kung sino matagal na nagbabayad yun ang di na zero ang bills, funds, dapat lahat zero bills lahat na. It was about 8.9 billion mag... 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. 29 billion po, Tatay Diggs. Eh, paano yan? Di ko din po alam. Hindi man maano ng kakaisip. Ang akin is, bakit nila pinakialaman? Wala po tayong magawa. Pakialamero sila eh. Tapos tayo ngayon ang kawawa. Ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, pati the justice system, the courts, the Supreme Court. Sana ipatupad nila ang batas. Pero hinto ang mga sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako piskal ako, ang alam mong nag-verse nila yung pera eh, ang naiwan kasi 29 billion lang out of the 89, 29 na lang. Sobrang laki ang nawawala. Sobrang impeachment pa yan kung tutuusin. Di namin pinupulot ano, ang aming binabayad dyan. Grabe kayo. Pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda ang up. Walang project ang gobyerno, puro maintenance lang. Tapos mangungutang pa. Baon na sa utang ang Pilipinas. Ngobos ni Romardes sa... Kasi Romardes, congressman lang, pero... Oh, may taksing kumil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. Pera natin. Sus, Marido Seth, ginoo Romardes. Oy. Romualdez, ano na? Nangahawa ka naman sana sa amin. Tama!
1989, ang Maharlika Fund, ang target nila sa... Itong Maharlika Funds na ito, di naman ito intindi ng tao. Kayo lang nakakaintindi. Kinuha nila ang GSIS ng 62.5 billion. O di ba ang laki? Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Kami sa ano namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na magkaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Namumroblema ang miyembro tapos sila lumalangoy sa dami ng pera. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement nila patay yan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis the issues of fund. Oh, kaya, may meron na. Legal remedies in your mind? Meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan. What is left from the original ano nila? Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign balloon. Eh, wala na silang majuggle dyan. Ano ba juggle? Tignan mo. Mga buhaya jaggle? Talaga. Hindi na kailangan i-juggle. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? Do it, spend it. Ayuda. Hindi na kailangan i-juggle mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron. It is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court. Yung sa PhilHealth na yan. So, para may magkaroon ta ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from the PhilHealth to the Quadcom and tignan ko lang hearings. Kung mass mobilization of people. People power mo lang. Ang alam ko ma, ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka mag... Ano ang masasabi ninyo dito sa ibinulgar ni Tatay Diggs na eto? Paki-comment lang ang inyong saloobin sa bagay na eto. Sana magkaroon ng matinong manunungkulan sa gobyerno ang bansang Pilipinas. Paki-like lang, share and subscribe po ng marami ang makalam. Salamat po at see you in my next video.